Hello mga kababayan. So guys, nahuli na nga daw si Tevez, no? Sa East Timor habang nag-golf. So itong si Tevez, pag-golf na lang, 'di ba? Kasi relax na siya. Alam nyo guys, yung passport ni Tevez, ano na, ni-revoke na. Kumbaga man wala na siyang dalang passport. Hindi na siya pwedeng magpalipat-lipat kung saang ano bansa kasi hahanapin yung passport mo. Ang ibig sabihin ng passport, may clearance ka para makalabas ka ng bansa mo. So, wala na yon, di ba? Hindi na siya pwedeng magpatumbling-tumbling kung saan bansa. So, itong si Tevez, parang itinalaga na niya yung sarili niya na siguro nag-e-enjoy na siya sa East Timor. So, guys, bali dito, pinapatunayan, no, na ang batas talaga ay makapangyarihan. Kasi, yung mga kagaya niyan, binasagan siyang terorista. Sa tingin ko, yung bansag na yun, nababagay sa kanya. Hindi binansag lang ng parang gusto lang siyang lagyan ng tanda na siya ay terorista. Proven naman yun. Na sa kanilang lugar, di ba? Ay talagang ano, pag sinayin mo Tevez, kinatatakutan yan. Si Pride Tevez, tapos itong si Arnie Tevez, yung anak din niya, di ba? Na parang gusto rin na siya na ang papalit sa tatay at tito niya pagka sakaling tumanda na mga to, di ba? So dito napapatunayan din natin kasi ano, pinagpray ko to talaga, no guys, no, na sana mahuli at maparusahan dito pa lang sa lupa si Tevez, si Bantag, si Kibuloy at saka si President Duterte. Kasi guys, nagpray ako na sana igawad ni God the Father, God the Son, Jesus Christ at God the Holy Spirit ang hustisya para sa mga naapin ng apat na to. So inuulit ko, si Tevez, si Bantag, si Kibuloy at saka si President Duterte. Kasi alam nyo guys, ang sinabi ko kay God, kung hindi nyo po igagawad ang katarungan dito pa lang sa lupa at lagi na lang na sa ikalang sa pagkamatay na lang, after death na lang, saka masasabing nausgahan, yung kaluluwa na niya pinag-uusapan, di ba? Ang sinabi ko kay God, marami pong ano, yung maglalakas loob na maging walang hiya na lang. Kasi, ano, na-enjoy nila yung kawalang hiyaan nila dito sa lupa eh. Kagaya ni Tevez, di ba? Matapos niyang patayin si Governor Degamo, ayun, nag-e-enjoy na lang siya sa East Timor. Kumbaga man, parang siguro nag-establish na siya doon ng mga friendship ek-ek niya, di ba? Kumbaga man, meron na siya mga kinaibigan para siya ay makapanatili doon. Yun ang akala niya, di ba? Pero sabi nga, hindi lahat kabagang mo, hindi lahat sa'yo. So, itong mga sa Interpol, nahuli ngayon si Tevez, hinuli siya. Kasi nga, kumbaga man, nilagay na siya sa red notice. Ibig sabihin, inalerto na yung mga miyembrong bansa ng Interpol, no? Na siya ay ano, mapanganib na tao. So, kaya ginawa ng paraan na siya ay mahuli. Tapos, ang alam ko, pinag-aaralan na kung paano maibabalik dito sa Pilipinas si Tevez para panagutin dun sa mga ano niya. Alam nyo guys, ang mga atraso talaga ni Arnie Tevez, hindi lang naman kay ano eh, Governor Degamo. Marami pa rin siyang kakaharapin na may kaugnayan sa mga ano, pagpatay. So guys, dito no, masasabi ko, ang masigit na nagdasal dito ay si ano, Mrs. Degamo at ang kanyang pamilya. At ganun din naman yung mga iba pa siguro na naging biktima ni Tevez. Huwag tayong, ano, lalo na itong malapit na ang Lenten season, no? Akala nyo lang, corny yung sinasabi ko. Kasi parang hindi kayo yung ginawa ng kawalang hiyaan, Tevez. Parang hindi kayo maaantig o hindi kayo tatamaan na sasabihin ko. Kasi nga, hindi kayo yung winalang hiyaan niya. Pero once na kayo yung winalang hiyaan ni Tevez, tatay niyo yung pinatay niya, o asawa niyo yung pinatay niya, doon pa lang kayo makaka-relate, di ba? Pero talagang ano, dito sa lupa, kagaya nga, si Sulweta patay na daw, no? Pero kailangan mapatunayan na talagang ano, heart attack ha, ang kinamatay niya. Kasi alam niyo si Bantag, professional na yan sa mga ano, mga killings na yan. Sa bilibid siya nagtrabaho, so lahat ng mga kawalang hiyaan na ikwento na sa kanya. Kasi yung pagkamatay nga lang ni ano, Joel Escorial,
hindi na nga sinakal eh. Walang proof na makikita na bakas ng ano eh, mga daliri, di ba? Para masay mo si Navcate. Siya, nilagyan lang ng balot ang ulo si Joel Escorial na siyang naghanap kay Bacobo, na siyang kumonta kay ano, yung mismong pinaka-gunman, di ba? Eh, ano, binalutan lang yung ano, ulo ng ano, supot. Tapos, syempre, kung nakabalot yan, di ka makakahinga. So, ayun, di ba, pinalabas na bangungot. Pero eventually, nung nag-second opinion kay ano, Dr. Fortune, doon napatunayan na suffocation na ang ginawa yung pagbalot sa ulo. Excuse me. So, guys, so, ang sinasabi ko lang, no, umpisa pa lang to si Tebes. Pero meron pa tayong mga dapat ipag-pray na mahuli. Kagaya ni Kibuloy, ni Bantag, at syempre ang pinaka-boss nila, no, sa kawalang hiyaan, si President Duterte. Ba't ko naman nasabing si ang boss nila ay si President Duterte? Kasi guys, si President Duterte, matalinong tao yan, di mo yan maluloko. So alam niya yung kawalang hiyaan ni Kibuloy na nagpapanggap na Diyos-Diyosan. Tapos alam na alam din naman niya na may mga talagang biniktima si Kibuloy na mga 11 years old, mga minors, no? At alam din ni President Duterte talaga, hindi lingid sa kanya mga ginagawang kawalang hiyaan ni Kibuloy. Pero sa mga bawat atraso pala ni Kibuloy, siya ang lumalakad, pinupuntahan niya, ayon na rin kay Kibuloy, kung sino ang dapat puntahan, no? Para maligtas siya sa kaso. So, kumbaga man, kahit, guys, tandaan niyo to, kahit hindi ikaw ang gumawa ng ano, isang krimen, basta kinukonsinti mo ang ano, ang gumagawa ng kawalang hiyaan, parang ikaw na rin ang gumagawa nun. Kasi hinahayaan mo lang siya na gawin yung ano na yun, krimen na yun, yung injustice na yun. O tapos si Bantag. Si Bantag, guys, nung kinuha ni President Duterte to, alam naman natin na siya yung nagpasabog dun sa mga Chinese, no? Na talagang ano, nagustuhan pa ni President Duterte dahil matapang, ginawa pang bucor chip, di ba? Tapos hindi rin naman lingid sa inyo na si Bantag ay nagtatanong yan kay President Duterte, di ba? Tinanong nga si President Duterte kung ano gagawin. At ang sabi nga doon ni President Duterte, ayaw sumuko. Di ba? So hindi mo masasabi dahil maaring tong dalawang walang hiya na to, si Kibuloy at saka si President Duterte, ang nagpro-protekta naman kay Bantag. So guys, ipag-pray natin ha, na hindi lang si Tevez, pati si Kibuloy, si Bantag, at sana makuha na rin talaga ng ICC si President Duterte para mapanagot. Kasi pagka pinutol mo si President Duterte na panagot mo siya sa ICC, mahuhuli mo naman tong dalawang ano, nilikha niya mga walang hiya. Pinalaki niya ang kawalang hiya ni Kibuloy, kaya lumaki ulo nito, lumaganap ang kawalang hiya ni Kibuloy. Dahil pinupuntahan ni President Duterte lahat ng mga pinag-aatrasuhan niya. Nililigtas niya si Kibuloy sa mga kaso. At si Bantag din, no? Hindi niya, kung tutusin, pwedeng pasukuin to ni President Duterte. Napakatalino ni President Duterte, alam niya kung nasan si Bantag, pero hindi lumalantad si Bantag. So, ibig sabihin ko, may konsento talaga ni President Duterte. Ba't siya nagtatago? Pero sa isang salita lang ni President Duterte, mahuhuli si Bantag. Ganon din si Kibuloy. Pero pinaprotectionan niya ang mga ito. So si Tebes naman, pinakita na hindi pwedeng pumatay ka ng tao, tapos basta ka lang mag-gulp-gulp dyan, at parang wala lang nangyari, diba? Kumbaga man, sinasabi dito na may hustisya dito sa lupa at hindi lang sa langit yun mangyayari. Sabihin, to mga walang hiyang tao na to, dito pa lang sa lupa, igagawad na ng Diyos ang justice sa mga inargabyado nila. So dito na lang ako, guys, and sa Monday Holy Week na. Happy blessed, hindi happy ah. Kasi kailangan tayong magmuni-muni, 'di ba? Mag-self-examine, no? Kung ano ba tayo sa paningin ng Diyos, 'di ba? So ang masasabi ko lang, mag-meditate, tapos yung mag-focus kay Jesus, no? Kasi ang Lenten season tungkol yan kay Jesus. Na inalay niya ang buhay niya para sa atin, para na sa gayon kung tayo karapat dapat na maging miyembro ng heaven, no? Na pagtagumpayan natin ng mga dito, test natin sa lupa, eventually makakasama tayong Jesus sa heaven na prepare daw niya para sa atin na naniniwala at gumagawa ng kanyang kalooban dito sa lupa. O dito na lang ko, guys, and blessings everyone. Bye.